dyan. Maraming salamat sa Diyos dahil minsan pa tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. Palaging isang malaking karangalan para sa atin at lalo na sa akin na magamit ng Panginoon at patuloy na makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Puri natin ang Diyos. Hallelujah. We bless your holy name. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng pagpupuri. Sa Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa Diyos na walang katapusan. Sa Diyos na walang kaparis ang kapangyarihan. Hallelujah. Sa Diyos na napakabuti. Sa Diyos na puno ng pag-ibig, kaabagan at biyaya. Hallelujah. Sa Diyos na mabagal kong magaling. Hallelujah. Sa Diyos na matuwid ang inyong hatol. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Wala pong natatago sa ating Panginoon. Walang nalilingit sa Kanya. Lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ng laman ng ating isipan, nakikilala at nalalaman ng Panginoon. Hallelujah. Awitin natin, puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Lahat ng
makilala kayo, pero mas mabuting sabihin at mas malaking pagpapasalamat na nagmumula sa amin na kami po ay inyong nakikilala, aming Ama. Maraming salamat po. Bago pa malalangin ang sanlibutan, bago palikhain ang lahat ng bagay, nakikilala niyo po kami lahat. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo po lahat ng papuri, ang pagsamba at pagdakila. Pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng inyo po mga salita. At hayaan niyo na pangunahan po kami ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral, sa inspirasyon ng inyong mga salita. At tanging sa karangalan lahat ng aming Panginoong Jesus, sa inyong anak na si Kristo Jesus. Hallelujah. Sa iyo po lahat ng papuri. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ituloy po natin yung ating pinag-aaralan sa aklat po ng Roma. Sa kapitulo 1 sa talatang 16 hanggang 17. Doon pa rin po tayo sa the just shall live by faith. Justified by faith and the just shall live by faith. Inari tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tayo na mga napatunayang makasalanan sa harapan ng Diyos ay inari ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kung inari tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, marapat na mabuhay tayo sa pananampalataya. Sabi po ng verse 16, hindi ko'y kinaihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din naman ng mga hindi Hudyo. Sa 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paanong itinuturi ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya, ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Nung mga nakaraan po ay pinag-aralan natin kung paano ba tayo mabubuhay sa pananampalataya. Ano ba yung sinasabing the just shall live by faith? At kinuha natin yung mga talata sa Biblia na nagsasabi na the just shall live by faith. Yung Habakuk chapter 2 verse 4, Galatians chapter 3 verse 11. At ngayon naman po ay pupunta tayo doon sa Hebrews chapter 10 verse 38. Doon sa Habakuk chapter 2 verse 4, paano mabubuhay sa pananampalataya? Yung pagiging laan natin na sumunod at magpasalamat kahit na sa gitna ng mga kahirapan at pagtitiis. Doon naman sa Galatians chapter 3 verse 11, pinag-aralan natin kung paano mabubuhay sa pananampalataya. Ang sino man nagsasabing siya'y may pananampalataya o paniniwala, ipinagkakatiwala natin yung ating kaligtasan kay Kristo Jesus, then we are declared justified by faith alone. Tayo po ay inaring matuwid, hiwalay sa anumang mabubuting gawa o pagmamalaki sa mabubuting gawa. At tayo inaring matuwid sa pananampalataya lamang. Ganun pa man, inari tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, patutunayan nating inari nga tayong matuwid sa paraan na tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos o sa Kanyang mga salita. Ngayon po ay pupunta tayo doon sa Hebrews chapter 10 verse 38. Meron din po ulit sinasabi doon na the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. May kakaiba na namang pamamaraan na pinapakita rito. Ibang anggulo na naman ang ipinapakita kung paano tayo mamumuhay sa pananampalataya. Sa Hebrews chapter 10 verse 38, ganito po ang sinasabi hanggang 39. Basahin na po natin. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sino po ang lingkod ng Diyos na matuwid? Amen. Paano tayo inaring matuwid? Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngunit tinatakan ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ibig sabihin, binibigyan ng katunayan na tayo ngay matuwid na
eh marunong tayong sumunod po sa kalooban ng Panginoon. At kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 38 to 39, purihin ng Panginoon. Ang nais iparating sa atin dito, paano tayo mabubuhay sa pananampalataya? Naghahangad tayo ng lalong higit kaysa kung ano ang nararanasan natin ngayon. Sa madaling salita, desiring the better. Kapag nabubuhay tayo sa pananampalataya, ang paghahangad natin ay wala sa mundong ito. Wala sa mga bagay na ipinagmamalaki ng sanlibutan. Ang pagnanasa natin ay nasa mga bagay na mas lalong higit. At yun yung mga bagay na nasa langit at kung sino yung nasa langit. Kung meron man tayong pinakahangad, yung makapiling natin ng Panginoon sa langit na bayan, na sa anumang paraan ay tamuhin natin ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Nung sabihin ni Apostol Pablo na sa anumang paraan ay tamuhin ko ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, wala na, ganito ang naisip parating ni Pablo rin eh. Wala nang uri, hindi na ako namimili kung ano magiging kamatayan ko. Basta't ang mahalaga sa akin, maging kabahagi ako sa pagtitiis ni Kristo, nakilala ko na siya at ang kanyang muling pagkabuhay na maguli sa mga patay, at kung mamatay man ako sa anumang uri ng paraan, hindi na mahalaga sa akin yan. Ang mahalaga, mabubuhay din akong maguli sa mga patay. Dito binabanggit sa verse 38, binasa natin kanina, ang lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi umuurong. At kung siya'y umurong, ay hindi kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ibig sabihin, ang isang matuwid na lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, pasulong yan hanggang sa buhay na walang hanggan, hindi pa atras. Maaaring gusto nating sinasabi ng ating bibig, gusto kong makarating sa langit, pero yung paraan ng ating pamumuhay ay nagsasabi na papunta tayo sa kapahamakan. Anong nais iparating sa atin itong talatang ito? Paano tayo mabubuhay sa pananampalataya? Maghangad tayo ng lalong higit, na walang uri ng anumang pagtitiis na magdadala sa atin sa pagtalikot o pagrereklamo dahil sa nalalaman natin kung saan tayo tutungo. Wala nang anumang uri ng paghihirap o pagtitiis ang maaaring makapigil sa atin sa paglilingkod. Kasi alam natin kung saan tayo papunta eh. Alala ko nga yung kung nanonood kayo ng NBA, yung basketball, merong 82 games per season. 82 laro sa iba't ibang mga lugar. Babiyahe, mag-eeroplano, pwera pa dun sa mga tons of times na binubuhos nila through trainings sa pagsasanay. At pwera pa doon, meron silang mga invitation, mga media meeting, no, mga panonoorin nila yung kanilang nilalaro para ma-scout nila yung kanilang mga kalaban. Tapos bago sila mag-champion, dadaan muna ulit sila sa playoffs. At doon sa playoffs, kailangan nilang manalo ng 16 games para makuha nila yung kampiyon. At hindi ganun kadali yon, punong-puno ng pakikipagbaka. Hindi na alintana sa kanila kung sino yung kanilang kakaharapin. Hindi naman sila pwedeng pumili kung sino makakalaban nila. Hindi pa pwedeng yung tinalo namin kahapon, yun yung gusto naming makalaban ulit bukas para matalo na naman. O bukas, yung nakalaban namin kahapon na tinambakan namin, gusto namin yun ulit yung kalaban namin sa susunod na araw. Hindi pwedeng ganun. Kung sino yung kakaharapin mo na mas magaling at mas mahirap na kalaban, harapin mo yon. At bakit haharapin nila yon ng may pakikipagbaka? Kasi gusto nilang magkampiyon. Ganon din tayong mga lingkod ng Panginoon. Hindi tayo umuurong sa laban. Sapagkat alam natin kung saan tayo patungo. At hindi naman nakasalalay sa pagsisikap lang natin yung ating tagumpay eh. Matagumpay na po tayo dahil kay Kristo Jesus. Yun nga lang, kailangan din nating humakbang. Patunayan na tumanggap nga tayo ng tagumpay, eh hahakbang tayo sa pananampalataya. Napakasarap isipin na hahakbang ka sa araw-araw na alam mong matagumpay ka na dahil kay Kristo Jesus.
Hindi nakasalalay ang pagtatagumpay natin dahil sa ating sariling pakikipaglaban. Nakasalalay ang pagtatagumpay natin dahil sa natapos na pakikipaglaban ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At meron tayong sapat na dahilan para lumaban sa mga panahon na ito at isulong ang ating pananampalataya hanggang sa huli. Pagtitignan natin, alam nyo, naiipit tayo sa magkabi-kabila eh. Sapat ang ating dahilan para magpatuloy. Pag tumingin ka sa nakaraan, makikita mo yung pagtatagumpay ni Kristo Jesus sa mga patay. Para kanino yon? Sa atin. Pag tumingin naman tayo sa pangkasalukuyan, pinagkatiwalaan niya tayo ng kanyang mga salita. Pinagkatiwalaan niya tayo ng kanyang santong espiritu. Pag tumingin naman tayo sa inaharap, nakikita naman natin yung kayamanan ng pag-asang naghihintay. Hindi lang basta pag-asa, buhay na pag-asa. Mga kapatid, ang tinutukoy ni Apostol Pedro. Alam nyo, nung panahon ni Apostol Pedro, kapag ipinapangaral niya ang Panginoong Jesus, no, ang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, ang tinutukoy niya ay yung mga bagay na walang hanggan. Kasi nilagay niya doon, lively hope, mga buhay na pag-asa, ang buhay na pag-asa ang ibinibigay ng ating Diyos. At yun ay yung pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. At kapag tayo nabubuhay na sa pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo umuurong sa anumang uri ng pagtitiis at pakikipagbaka. Sapagkat alam natin, nalalaman natin at nakikilala natin kung saan tayo tutungo. Walang anumang uri na ng tukso na maaaring pagkasalain tayong muli para hindi tayo dalhin sa pagtatagumpay. Kasi lumalakad na tayo sa pananampalataya. At kung magkasala man tayo, meron tayong tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang sinisigaw ni Juan de Bautista na siyang perfect Lamb of God that will take away the sin of the world. Kaya po, pag sinabing lumalakad sa pananampalataya, uulitin ko po, naghahangad ng lalong higit kaysa sa mga bagay na nandito sa lupa. At kung naghahangad tayo ng mga bagay na lalong higit, ano ang makikitang reaksyon po sa atin? Handa tayong magtiis. Anumang uri ng pagtitiis at pakikipaglaban ay handa nating isulong ang pananampalataya kasi alam natin kung saan tayo tutungo. Anumang uri ng tukso para dalhin tayo sa pagkakasala ay hindi na tayo patutukso pa. Bakit po? Sapagkat nabubuhay na tayo sa pananampalataya at alam natin kung saan tayo patungo. Yung pinanggalingan ng teksto natin, Hebrews 10:38-39, ibababa po natin sa 31. Tingnan niyo po yung mga kapatid natin ng una, kung paano silang nabuhay sa pananampalataya. Yung nga lang, itong sulat sa Hebreo ay nagpapaalala na isipin niyo ulit, alalahanin niyo. Yan yung binanggit, no? Alalahanin yung minsan nung kayo ay nagsisimula na namumuhay kayo sa pananampalataya. Marahil ay hindi na sila nabubuhay sa pananampalataya, kaya pinapaalalahanan sila ng sumulat ng aklat ng Hebreo. Tingnan niyo po sa 10:31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kung meron mang nakakakilabot sa buhay na ito, hindi yung coronavirus eh. Ang pinaka nakakakilabot sa buhay natin ay yung mawala tayo, mahulog tayo sa kamay ng Diyos o sa hatol ng Panginoon. Sa verse 32, tignan niyo po. Datapwat, alalahanin ng mga araw na sa mga yaon, ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Papalitan ko po yung maliwanagan kayo ng mamuhay na kayo sa pananampalataya. Ulitin ko po, datapot alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y mamuhay sa pananampalataya, the just shall live by faith, maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Sa 33 po, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din naman sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Nagagalak sila, natutuwa sila, na nagiging kabahagi sila sa mga paghihirap ng ating Panginoon. Isipin niyo po, pag nabubuhay ka sa pananampalataya,
dapat nagagala ka at natutuwa ka kapag ka may pagtiis kang pinagdadaanan dahil sa pagsunod. Pero babala lang ha, baka naman ang pinagtitiisan natin ay dahil sa paggawa natin ng mali. Kasi sa ngayon, pinapatotoo pa minsan ng iba eh, na sila ay nagtitiis hindi naman dahil sa pagsunod, nagtitiis dahil sa katigasan ng ulo. Itong mga sinasabi dito ay nagtitiis dahil sa pagsunod sa Panginoon. 34. Sapagkat kayo'y nangahahabag sa may tanikala at tinanggap ninyo ang buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Sipin nyo, inaagaw na sila ng ari-arian, eh, masaya pa sila. Palibhasa inyong nalalaman, bakit sila masaya? Palibhasa, nalalamang meron kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Sipin nyo, kung inabot na mga kapatid na ito yung coronavirus, pag tinamaan sila ng coronavirus, natutuwa pa sila. Bakit? Palibhasa, alam kasi nila na meron silang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Naiisip nila na pagka nagkaroon sila ng karamdaman, nakaranas sila ng pag-uusig, papatayin sila sa pananampalataya, hindi sila nalulungkot. Lalo silang natutuwa. Bakit? Lalo silang napapalapit doon sa lalong higit na ninanasa nila. At walang iba kundi yung lalong mabuti at tumatagal. Saan po yon? Sa langit na bayan. Sa verse 35, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. At pagkatapos sabihin yan sa Hebrews chapter 10, ay ipapakita sa atin yung mga buhay totoo. Sa chapter 11, alam naman po yung mga bayani sa pananampalataya, heroes of faith, nakasulat po yan sa Hebrews chapter 11. At dyan natin makikita yung mga taong nabuhay sa pananampalataya. At tumingin nga po tayo ng mga ilan sa mga mananampalataya dyan po sa Hebrews chapter 11 na nabuhay sa pananampalataya. Meron po dyang mga lingkod ng Diyos na pinangakuan pero hindi nila natanggap yung pangako. Hindi ibig sabihin hindi tumutupad ang Diyos sa pangako. May panahon kasi kung kailan niya tutuparin. Pero si Abraham mismo na tumanggap ng pangako ng Diyos ay hindi daw tumanggap ng ipinangako ng Diyos. Tignan niyo po sa Hebrews chapter 11 verse 13. Ayon sa pananampalataya ay namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng pangako. Namatay na lang itong mga pinangakuan, yung mga patriarka. Sino po yung mga patriarka? Yung mga pinangakuan na sila'y pagpapalain ng Diyos, ang kanilang pangalan ay itatanyag sa lahat ng mga bansa, at sa pamamagitan nila'y pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Mga pinangakuan, ngunit hindi nila kinamtan ang pangako. Nagtampo ba sila? Tayo minsan, tila nagiging malabo lang yung ipinangako sa atin ng Panginoon. Nagtatampo na tayo, nanlalamig na tayo sa pananampalataya. May dahilan na tayo para umatras. Pero yung mga unang mananampalataya, tignan niyo po sila. Sabi nga noon, hindi nila kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinapahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Kung hindi man mangyari yung pangako dito sa lupa, eh ang mahalaga naman, may mas higit na ipinapakita ang Diyos na pangako at yun ay dun sa langit na bayan. Medyo lalaktawan po natin sa verse 16 para mas maging maliwanag. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Ipinangako ng Diyos sa kanila na may ibibigay na lupain para sa kanila. Pero tila yata hindi nila makakamit. Mukhang hindi matutupad sa panahon nila. Pero hindi sila nagtampo. Anong ginawa nila? Namuhay sila sa pananampalataya. Itinanaw nila ang kanilang mga mata sa lalong higit na pangako ng Diyos. At saan po yun? Ang sabi ng Jehovah Witnesses dito, nandito daw sa lupa yung magaling na lupain. Eh. No, kaya nung minsan may kausap ako na ibang paniniwala na yung lupain, yung paraiso, ay dito lang daw sa lupa. O tingnan mo, basahin mo, Pastor, mamanahin ng matuwid ang lupain. O dito lang tayo sa lupa. Sabi ko, saan po ba yung location ng lupa na yan?
E pag tumitingin tayo ng lupa, hindi tayo basta bumibili ng lupa. Nasaan yung location? Baka yan ay sa Bulacan. Baka yan ay nasa Cebu. Saan yung lupain na yan? Sabi ganun, sila ay lalong magaling na sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Mga kapatid, hindi ikinahihiya ng Diyos na tumawag sila ng Diyos sa kanya dahil meron talagang ipinaghanda ang Diyos sa kanila na gayon. Alam niyo mga kapatid, yung mga nabubuhay sa pananampalataya, dalawa pala ng klase ang tao. Dalawang klase ng tao ang tumatawag sa Diyos. Mga tumatawag pero kinahihiya sila ng Diyos. At may mga tumatawag pero hindi sila ikinahihiya ng Diyos. Sino yung mga taong tumatawag sa Diyos ngunit kinahihiya ng Diyos? Yung mga taong walang ibang hangad kundi ang mga bagay na panglupa lang. Ang laman ng kanilang mga panalangin ay laging material na bagay, patungkol sa physical na katawan, patungkol sa mga bagay ng mundong ito. Mga ikinahihiya ng Diyos yan. Pero sino yung mga taong hindi ikinahihiya ng Diyos? Yung mga taong lumalapit sa Kanya at ang hangad ay walang iba kundi yung langit na bayan. Bakit hindi nahihiya ang Diyos na tumatawag tayo sa Kanya? Bakit hindi niya ikinahihiya yung mga taong tumatawag sa Kanya na ang hangad ay buhay na walang hanggan? Kasi yun talaga yung ipinaghanda ng Diyos para sa kanila eh. Halimbawa, kung magluluto ako ng adobo, tapos pupunta kayo ngayon dito sa bahay, no? Ang nais niyong lutuin ko ay sinigang. E pagdating niyo dito, hindi sinigang ang niluto ko, adobo. Ngayon, medyo madidismaya kayo. Naku, hindi adobo yung niluto ni Pastor. Hindi sinigang yung niluto ni Pastor. Adobo pala. Ano? Medyo ako naman. Parang paglatag ko ng aking papakain sa inyo, medyo hindi maganda ang aking pakiramdam kasi hindi yun yung gusto nyo na gusto nyong ihatag ko. Pero kung malayo pa lang, meron akong nilulutong adobo, nag-text na kayo, Pastor, adobo po ang gusto naming ulam. Matutuwa na ako. Naku, ito talaga yung hinahanda kong ulam para sa inyo eh. Kaya pagdating nyo, may galak ako na ipagkakaloob sa inyo yung aking inihandang pagkain dahil parehas tayo ng hangad. Ang hangad ko, ihatag sa inyo ang adobo. Ang hangad nyo naman, bago kayo dumating, kumain ng adobo. At hindi ikinahihiya ng Diyos ang mga ganong klase ng mananampalataya na ang hangad ay buhay na walang hanggan. Handang isuko ang lahat ng bagay sa mundong ito, makamit lang ang buhay na walang hanggan. Handang batayin ang lahat ng pagtitiis para sa buhay na walang hanggan. At alam nyo, wala pa man tayo doon sa buhay na walang hanggan, nagagalak na ang Panginoon. Hindi ko ikinahihiya ang mga ganyang klase ng mananampalataya na ang hangad ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Babala lamang po bilang panghuli, merong binabanggit palagi ang mga mangangaral sa atin at sinasabi naman ng Biblia yon. Yung sa John 10:10, "The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But I have come that they might have life and that might have it more abundantly." At minsan paniliwanag yan ng mga pastor, yung John 10:10. Bibigyan daw tayo ng Panginoon ng buhay at yun daw yung buhay na walang hanggan. At yung abundant life daw, yun daw yung buhay dito sa lupa. Ganito ang ibig sabihin. Kung ganun ang paliwanag natin, ibig sabihin yung buhay na walang hanggan, hinigtan ng mga bagay na panlupa. Life ang tawag sa buhay na walang hanggan, tapos yung abundantly, yun yung mga bagay na panlupa. Mga kapatid, yung life na ibibigay sa atin ni Kristo Jesus, yun yung buhay sapagkat patay tayo sa paningin ng Panginoon dahil sa kasalanan. Na born again tayo, binigyan niya tayo ng buhay. Samantalang tayo yung mga patay sa kanyang paningin. Ano yung life abundantly? Yun yung buhay na walang hanggan sa langit na bayan. At sino sa mga alagad ng may life abundantly? Ano sabi ni Peter? Gintot pilak, wala nga kami. At sasabihin ng mga misa ng mga mangangaral, o buhay na kasiya-siya. Kaya nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng anong masaya ngayon sa coronavirus? Alam ko na ang Panginoon ay nagpapagaling. Pero huwag tayong mag-alala. Kapatid, kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw man ay dumadaan sa pagsubok,
Ang mahalaga na buhay ka na sa mga patay. Hindi ka na itinuturing patay ng Diyos dahil sa kasalanan. Buhay ka na dahil sa pananampalataya. Amen. At yung life abundantly, kung mamamatay ka man mamaya, bye-bye. Uuwi ka na sa langit. Yun na ang lalong mabuti sa lahat. Minsan, ang usapin sa mga mananampalataya pagdating sa kamatayan, hindi, mauna ka. Mauhuli ako. Alam niyo mga kapatid, pag nabubuhay tayo sa pananampalataya, nag-uunahan nga tayo kung sino mamamatay agad eh. Bakit? Kasi inahangad na natin yung lalong mabuti. At kung tayo man ay mabubuhay, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po. Kayo po ang Diyos na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Kayo po ang Diyos na nagbibigay po, Panginoon, ng payat na pag-asa. Pero maraming salamat po. May lalong higit kaysa rito. Walang iba kundi ang makapiling ka namin dyan sa langit na bayan. Nakita namin sa mga unang lingkod po ninyo na nabuhay sila sa pananampalataya, na nagagalak pa silang inaagaw ang kanilang mga ari. Pinapatay sila dahil sa pananampalataya. Hindi sila nakita ang pangako. At ang hangad nila ay yung lalong higit na pangako. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan dyan sa langit na bayan. Kagaya kami ni Pedro sa mga oras na ito na nagsasabi, hindi po namin kayo iiwan. Hindi dahil sa mga bagay na mapapakinabangan ng katawan. Sinabi po ng Apostol Pedro, hindi namin kayo iiwan sapagkat nasa inyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po, iniwan kayo ng inyong mga alagad nung kayo nandito dito sa lupa. Bakit? Sapagkat hindi na kayo nagbibigay ng tinapay. Wala na kayong pinapakitang himala sa kanila. Pero si Pedro, hindi kayo iniwan sapagkat ang salita ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay nasa inyo. Gayon din po kami ngayong umaga. Kahit anong mangyari, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Hindi po namin kayo iiwan sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat nasa inyo ang mga salita na magdadala sa amin sa kaligtasan ng maraming salamat po. And Lord, we take that life abundantly doon sa mga bagay na buhay. Palayin niyo po ang aking mga kapatid, ano man ang ninanasa ng kanilang puso, ay pagkaloob niyo, hindi po masamang mangarap, pero always led by the Spirit. Lord, ipagkaloob niyo po ito. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang ganito mga programa, faith organization, sa pangungunan ng aming pong leader, Pastor Joseph Masaredo, at ng kanyang buong sambayan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga fellowship na nanonood sa iba't ibang mga lugar. Kayo po ang patuloy na madakila. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Happy birthday po, Kuya Romeo ng Door of Faith Kuwait. Happy birthday din dun sa anak kong yun talaga ang Timothy Josh Bailon. Hindi po ako. Ginagamit ko lang kasi yung dating account na ginagamit. Timothy Josh, birthday na rin ng anak ko na yon sa mga susunod na araw, kaya binabati ko po sila. God bless po sa mga kapatid natin, Brother June, Pastor Jason, Rayo, kanina nakita ko po, God bless po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Ate Marites, God bless po. To God glory, Pastora Edna, God bless po.